lumabas po siya kaya po dahil masakit mawala ng estudyante. Lalo na kung yung estudyante na yun ay tinaturing mo na isang kaibigan at kasama. So, dalawang bahagi, siguro isa muna bilang guro na nagkaroon ng pagkakataon na makilala at makita kung paano mo na si Renz. Tapos pangalawa, bilang taga-concert artist of the Philippines. Tama po yung sinabi ni Padre na si Renz, napakasipag niya, napaka-inquisitive niya, matanong. Siya lang din yung estudyante na naalala ko nag-text sa akin ng International Women's Day. Happy International Women's Day. Buti ang ganito na lamang at hindi na niya pinakita ang plates. So, natutuwa ko kung wala na share yung ganong alaala. Si Renz naging estudyante ko siguro sa mga tatlong subjects, sa mga art history subjects. Mula na ba niya, siguro first or second year hanggang sa kanyang fourth year. Kaya siguro, pagkatapos noon ay panapanang kung nag-update pa rin siya tungkol sa buhay niya, kung ano man yung interest niya sa pinapasukan niya ng mga initiatives at that time. Hindi ko lang alam kung maraming natutunan sa akin sa Renz. Nagtutuloy ako at nag-momento ni Patrick. Pero tiyak ako na marami naman din akong natutunan mula sa kanya. Doon sa mga kwentuhan, siya kung paano ko siya nakikita sa klase. Buti na lang dito sa bagong building na ito, ginagamit itong parangal. Kasi yung estudyante pa sila, ginagawa pa lang ako ito. So hindi pa nakikita. Kung doon tayo po sa old building, yung kabila po nito, siguro mas mahirap magsalita dahil marami talagang alaala ng physical ni Renz doon. Kasi doon siya tumatakbo, naglalakad, nagpapatawa at marami pang iba. No? Siguro yung una, malasakit. Nakitaan ko siya ng malasakit. Nung estudyante pa lamang siya. Sa mga maliliit na bagay, hindi na kailangan ikwento. Pero yun yung isang tumingo sa akin na katangian ni Renz, yung malasakit. At sa kalaunan ay malasakit para sa kanyang kapwa at sa mas malawang panalipunan. Pangalawa, siyempre, lagi nababagitin ang mapagmahal si Renz sa maraming aspeto. At yung ganun, ang pagmamahal na nag-extend sa maraming bagay. Yun din yung isang siguro tumingo sa akin dahil ito na rin siguro yung tulak sa kanya para hindi lang magtanong kundi maging bahagi ng maraming pakikibaka ng mga kamayan. Tapos pangatlo, yung pagiging thankful. Ano siya lagi eh, dahil na graduate na siya, lagi pa rin siya sinusubukan niya to touch base pa rin, to keep contact. Hindi siya maayos magpaalam. Lagi nakikita ko na lang na kung saan-saan na siya pupunta o nag-exhibit. Pero mahusay siya magparamdam. At iparamdam ang presensya niya kung ano man ang ginagawa niya sa iba't ibang pagkakataon. At nung last week, habang naghahanda sa parangal, hindi ko naiwasan bumalik sa library para silipin ang kanyang thesis. Naalala ko thesis panelist kami nung panahon yun, pero nasa front siya. Proposal panelist, kung hindi pa yung thesis proper, yung concept pa lang ng thesis yung kanyang minumungkahi, pero at that time, nasa front siya. So, ginawa yung kanyang defense noon through Skype. Inaalala ko ni Sir Benji na bakit kanina mo, Skype, ano pala to, Skype defense noon. So, alam natin, nakagraduate siya, so mataas yung markang nakuha sa thesis, naging matagumpay yung thesis na yun. At binalikan ko yung tekstong sinulat niya. Yung huling bahagi nun, binasa ko nung parangal last Friday. Yung gusto ko namang i-share na bahagi na ito ay mula sa masasalamat or acknowledgement portion ng kanyang thesis. Kasi, si Renz, siguro naparamdam na sa atin sa maraming pagkakataon yung kanyang appreciation at yung kanyang pagmamahal sa iba't ibang mga tao. Tingin ko, na-encapsulate nung tekstong ito yung masasalamat niya rin sa maraming mga naging bahagi ng formation niya.
sabi na dito, masasalamat. Lubos ang aking masasalamat sa lahat na naging bahagi ng aking buhay ko ninyo at humubog sa aking pag-iisip at pagliha. Salamat sa kapatirang artist circle na tinuruan akong maging malakas at matapang, sa lahat ng aking kapatid na nagpalawang ng aking kaalaman at nagpatibay ng aking kalooban. Salamat na marami sa mayamang tradisyon ng kapatiran, ikinararangal ko maging bahagi ng munting samahan ito. Salamat din sa lahat na nakasama sa cultural organization na walang takot na nakikibaka para sa kalayaan ng masang Pilipino. Salamat sa pagtulong sa akin na maging critical sa mga problema ng lipunan at sa pagtuturo na manipulingan para sa inaapi at inaalipusta. Patuloy kong dadalhin ang katangian nito hanggang sa matumpay ng masang Pilipino. Lubos din akong nagpapasalamat sa lahat ng kawani ng kolehiyo, lalo na kay Kuya Eli, Kuya Frank, Kuya Nonoy, Kuya Nel, ito ba sila? At iba pang nagpakita sa akin na ang ating kolehiyo ay hindi lamang lugar ng pag-aaral, kundi isang komunidad kung saan may pakikipagkaibigan at pakikipagtulungan. Naway manatili pa kayo sa kolehiyo para gabayan ang mga bagong batang artista na papasok. Masugid ko din pinasasalamatan ang aking pamilya sa pagbibigay suporta sa 4 na taon ng aking pag-aaral ng Sinindisyuan. Ngayong matatapos na ako, panahon na para ibalik ang lahat ng inyong paghihirap para sa akin. Nagpasalamat rin siya sa aking relasyon ng panahon yun. At sa huli, lubos ako nagpapasalamat sa aking mga klase na nakasama ko sa hirap at ginhawa. Salamat sa lahat ng kwentuhan, kuyatan at kalokohan sa loob man o labas ng kolehiyo. Hindi ko rin makakalimutan ang aking mga guro na gumabay at sumuporta sa akin. Salamat sa pagtuturo sa amin ng siningang buhay. Pangako na aming dadalhin ito sa aming buhay. Sa inyo, ang Sir Concepcion, Sir Cabangis, Sir Tileo, Sir Abaya, Sir Sikat, Sir Bacaldos, Sir Malto, Sir Jonathan at marami pang iba, itinuturing namin isang karangalan na maging estudyante nyo. Salamat na maraming maraming. Naway makasama pa namin kayo kahit na kami ay lilisan na. At dyan po nagwakas ng pasasalamat nyo rin. Design for us, magbuting certificate, no? Dinesign ng isang kasama namin, si Carl.
hindi daw kasi si Renz sa constructivism. Marami siyang mga phases, di ba? Abstraction, conceptualism, feminism. Ano yung mahilig din siya sa constructivism? At idol niya si Renz Lee. At yung disenyo nito. So, halaw yung disenyo dun sa ganitong gawa ng Renz Lee. So, mula po sa concerned artists of the Philippines, nais ko natin ba i-convey ang aming taus-pusong pakikiramay, pinakamataas na pagpupugay ni Renz Lee. Iskolar ng Bayan, artista ng Bayan, Bayani ng Sambayanang.